Good day, Philippines. Hello, Region 1. Aloha, San Carlinian learners. Airing live from the Mangu Bamboo capital of the Philippines, San Carlos City. You're tuning in to CCN Broadcast Center, a virtual home of every SDO-SCC learner, where passion is the key, learning paves the way. With our division mantra, developing creativity, maximizing versatility. This is your CCN Broadcast Center. CCN Broadcast Center, a virtual home of every SDO-SCC learner. Magandang umaga sa inyong lahat! Kumusta kayo mga bata? Muli, samahan niyo ako dito sa Carlos and Carlin Network. Dahil dito sa CCN, learning is always fun sa Araling Panlipunan. Ako nga pala si Teacher Eds ng Abanon Central School, ang inyong lingkod, bilang iyong guro sa Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Pero bago ang lahat, ihanda niyo muna ang inyong self-learning module, ang inyong ballpen o lapis, ang inyong sagutang papel, gayon din ang gadgets na iyong gagamitin. Ngayong handang-handa na kayo mga bata, kayo'y umupo, mag-relax, makinig, unawain, at sabayan ako sa pagtuklas ng bagong kaalaman dito sa Araling Panlipunan. Layunin nito na natatalakay ang kahulugan at kahalagan ng pamahalaan. Sa module na ito, mas lalawag pa ang kaalaman mo tungkol sa pamahalaan. Malalaman mo rin ang mga kapangyarihan ng tatlong sangay ng pamahalaan, gayon din ang pinuno ng bawat sangay nito. Ngayon, bibigyan kita ng limang katanungan. At sa bawat katanungan ay sasagutin mo ito sa loob ng 5 segundo. Handa ka na ba? Piliin at isulat ang titik ng wastong sagot. Number 1. Anong mayroon ang pamahalaan na ipinatupad sa mga mamamayan upang maging mapayapa, masaya at maunlad na bansa? A. Mga tagubilin. B. Mga batas. C. Mga utos. D. Mga aral. Ang tamang sagot ay letrang B, mga batas. Magaling! Number 2, nagpapatupad ng batas. A, Kongreso. B, Senado. C, Mayor. D, Governor. Ang tamang sagot ay letrang A, Kongreso. Nakuha mo ba? Kung ganon, ikaw ay magaling. Number 3, gumagawa ng batas para sa kapakanan ng lahat. A, Kongreso. B, Senado. C, Mayor. D, Governor. Ang tamang sagot ay letrang A, Kongreso. Number 4, aling opisyal ang nakakatulong sa bansa? A, makasarili. B, walang pakialam. C, walang malasakit. D, matapat sa tungkulin. Ang tamang sagot ay letrang D, matapat sa tungkulin. Number 5, alin ang katangian ng mga opisyal na dapat nating ihalal? A, mayabang, masungit at maramot. B, mayaman, maganda at matalino. C, makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. D, matapang, makasarili at mahina. Ang tamang sagot ay letrang C. O, kumusta ka mga pusta, kumusta ka ngayon? Nakuha mo ba lahat ang sagot? Ngayon,
Ngayon, mayroon din na naman akong inihandang limang katanungan. Sasagutin mo ito sa loob ng 5 segundo. Basahin ang pangungusap, isulat sa patlang ang check kung tamang paraan ang pagbenta at pamamahala ng produkto at ekas naman kung hindi. Number 1, ang tungkulin ng pamahalaan ay pangalagaan at pagpapanatili ng katagan at katahimikan ng bansa. Ang tamang sagot ay check. Number 2, ang mga mamamayan ay may karapatang makialam o pumuna sa paraan ng pagpapatakbo ng pinuno sa pamahalaan. Ang tamang sagot ay ekes. Number 3, ang mga sangay ng tagapagpaganap ay binubuo ng Pangulo, Ikalawang Pangulo, Gabinete at Pamahalang Lokal. Ang tamang sagot ay check. Number 4, si Pangulong Duterte ang Commander-in-Chief o kataas-taasang pinuno ng Pilipinas. Ang tamang sagot ay check. Number 5, ang lehislatura ay maaaring pumigil, magpahaba o magpawalang halaga ng hatol o ibinigay na kaparoksahan. Ang tamang sagot ay ekes dahil hudikatura ang tamang sagot. Na siya ang maaaring pumigil, magpahaba at magpawalang halaga ng hatol. Ngayon, nakuha mo ba lahat mga bata? Kung ganun, hindi ka na mahihirapan sa ating susunod na aralin. Meron akong ipapakitang larawan. Hulaan mo kung ano o sino ang nasa larawan. Ano ito? Tama! Ito ay palasyo ng Malacañang. Dito ang opisyal na tahanan at tanggapan ng Pangulo ng Bansa. Sino siya? Tama ulit! Siya ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Sino sila? Tama ulit! Sila ay mamamayan. Nasa mga mamamayan ang kapangyarihan at nagmumula sa kanila ang buong pamunuan ng pamahalaan. Batay sa pinakitang mga larawan, ano ang pinapahinawating nito? Tama! Pamahalaan ng Pilipinas. Mga bata, ano nga ba ang pamahalaan? Ang pamahalaan ay isang samahan o organisasyong politikal na itinaguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at magpanatili ng isang sibilisadong lipunan. Isang demokratiko at republikanong estado dahil ang mga mamamayan ang may kapangyarihan dito. Sila rin ang may karapatan ding sila ang pumipili para sa pamunuan ng pamahalaan. Ito ay republikanong estado ayon sa Artikulo 2, Section 1 ng 1987 Constitution, ang Pilipinas ay isang republikang may panguluhang anyo ng pamahalaan, kung saan bantay na nahahati ang kapangyarihan sa tatlong sangay nito, ehekutibo, legislatibo at hudikatura. May kanya-kanyang kapangyarihan ang bawat sangay na nakapaloob sa saligang batas ng Pilipinas. Unang kapangyarihang sangay ay ang tagapagbatas o lehislatibo. Ang kapangyarihan ay nasa Kongreso. Sila rin ang gumagawa ng mga batas, mga amyanda at magsawalang bisa ng mga ito gamit ang kapangyarihan ibinigay ng Kongreso ng Pilipinas. Binubuo ito ng 2 kapulungan. Una ang mataas na kapulungan o senado at ang pangalawa ay mababang kapulungan.
Pangalawang sangay ng kapangyarihan ay ang tagapagpaganap o ehukatibo. Binubuo ito ng pangulo at pangalawang pangulo. Sila ay magsisilbi sa loob ng 6 na taon dahil sila ay inihalal at ibinuto ng mga mamamayan. Kasama din nila ang mga gabinete, ganun din ang kalihim ng ahensya ng pamahalaan. Pangatlong sangay ay ang tagapaghukom o hudikatura. May kapangyarihang lutusin ang mga sigalot sa pagpapatupad ng mga karapatang nakasaad sa batas. Hinahatulan ng sangay nito kung nagkaroon o hindi ng matinding pang-aabuso sa pagpapasya, nakatumbas ng kulungan o kalabisan ng kapangyarihan sa panig ng pamahalaan. Mayroong dalawang hukuman. Ito ay kataas-taasang hukuman at ang mababang hukuman. Ano ito? Ito ay tinatawag nating Supreme Court. Dito nagaganap ang pagbibigay ng hatol at pagpapasya kung mayroon mang naganap na pagsasamantala o paglabag sa batas. Sa Korte Suprema, dumudulog ang sinumang tao na hindi sumang-ayon sa anumang desisyon ng mababang hukuman maging ang dalawang sangay ng pamahalaan kung may tanong tungkol sa legalidad ng batas. Alam mo ba kung sino ang kasalukuyang punong maestrado o Chief Justice ng Supreme Court? Tama! Siya si Ginoong Alexander Gismondo. Siya ang kasalukuyang Chief Justice ng Supreme Court. Sa iyong palagay, mahalaga ba ang pamahalaan sa isang bansa tulad ng Pilipinas? Ang iyong sagot ay tama. So kung ganun, narito ang mga kahalagan ng pamahalaan. Una, mahalaga para sa isang bansa ang isang pambansang pamahalaan dahil ito ang nangunguna sa pagbabalangkas ng pamamaraan ng pamamalakad at pamamahala sa bansa. Pangalawa, ito ang namumuno sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto para sa mga nasasakupan nito. Pangatlo, bumubuo ng pamahalaan ng mga programa sa iba-ibang larangan na karaniwang nababatay sa mga pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan. Pang-apat, ang pambansang pamahalan din ang tumitiyak na maunlad ang ekonomiya ng bansa, kung kaya ang pamahalan din ang nangangasiwa sa pambansang budget. Pang-anim, tinitiyak din ang pambansang pamahalaan ang mga karapatan ng mga mamamayan ay napapangalagaan sa pamamagitan ng pagkakaloob ng serbisyong pangkabuhayan, pangkalusugan, pangkultura, pansibil at pampolitika. Higit sa lahat, kahit nasa labas ng bansa ang isang mamamayang Pilipino, may mga kaparaanan ang pamahalan upang tiyakin ang kanilang kaligtasan laban sa pananamantala. Ngayong batid mo na ang kahalagaan ng pamahalan. Ano ang mangyayari kung walang pamahalaan sa isang bansa? Tama, magkakagulo ang mga tao dahil walang pagkakaisa. Ano pa? Hindi natin makakamtan ang maayos, payapa at maunlad na bansa. Kung ganun, ano ang dapat nating gawin? Dapat tayong makiisa sa programa ng pamahalaan para maging maayos, payapa at maunlad ang bansa lalo na ngayong may kinakaharap tayong pandemya. Ngayon mga bata, aking subukin ang inyong nalalaman o natutunan sa araw na ito. Mayroon ulit akong 5 katanungan na inyong sasagutin sa loob ng 5 segundo sa bawat bilang. Piliin ang tamang sagot ng mga tanong sa ibaba sa kahon at isulat sa patlang ang titik ng wastong sagot. Number 1, gumagawa ng batas sa pambansang pamahalaan. Ang tamang sagot, mga bata,
Letrang B, sangay ng legislatibo. Number 2, nilulutas ang mga sigalot sa lipunan. Ano ang tamang sagot? Letrang C, sangay ng hudikatura. Number 3, namamahala sa pamahalaan. Ang tamang sagot ay letrang A, sangay ng ehekutibo. Number 4, binubuo ng pangulo at pangalawang pangulo. Ang tamang sagot ay letrang A, sangay ng ehekutibo. Number 5, tagahukom. Ang tamang sagot ay letrang C. Ngayon mga bata, kumusta ang inyong nakuha? Kung nakuha niyo lahat, magaling. Ngayon, para sa paglalahad ng iyong napag-aralan, sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Number 1, ano ang tawag sa isang samahan o organisasyong politikal na itinataguyod ng mga grupo ng tao? Alam ko lang nasa isip mo, yan ay tama. Ito ay pamahalaan. Number 2, ano ang kahalagahan nito sa bansa? Ito ay nagtatatag ng kaayusan at pinapanatili ang isang sibilisadong lipunan. Number 3, sino naman ang namumuno sa pamahalaan ng ating bansa? Tama, pinamumunuan at pinamamahalan ito ng isang pangulo na siyang puno ng bansa, katuwang niya ang ating pangalawang pangulo. Ang ating pangulo ay si Rodrigo Roa Duterte at ang pangalawang pangulo ay si Lenny Robredo. Number 4, ilan ang sangay ng pamahalaan? Ano-ano ang mga ito? Isa? Dalawa? Tatlo? Tama! May tatlong sangay ang ating pamahalaan. Ang mga ito ay tagapagbatas, legislatibo, tagapagpaganap o ehekutibo, at tagapaghukom o hudikatura. Number 5, ano ang kapangyarihan ng sangay ng tagapagbatas? Ang kapangyarihan ay nasa kongresong ating bansa na siyang gumagawa ng batas. Ito ay binubuo ng dalawang kapulungan, ang Senado o mataas na kapulungan at ang mga kapulungan ng mga kinatawan o mababang kapulungan. Number 6, anong sangay ng kapangyarihan ang nagpapatupad ng batas? Tama, tagapagpaganap o ehekutibo. Number 7, ano ang kapangyarihan ng sangay ng tagapaghukom? Tama, ito ay nagbibigay kahulugan, interpretasyon sa mga batas ng ating bansa. Number 8, bakit mahalaga ang pamahalaan? Mahalaga ang pamahalaan dahil ito ang namumuno sa pagpapatupad ng mga programa para sa nasasakupan nito. Ngayon, subukan natin gawin ito. Tignan ang chart, itala sa labas ng kahon kung sino ang kasalukuyang pinuno ng bawat sangay ng pamahalaan. Bibigyan ko kayo ng 20 seconds. Ngayon, sagutin na natin. Unahin natin ang tagapagbatas. Sino sa tagapagbatas ang pinuno? Sino-sino? Ano, kongreso? Sino, senador? Ano, kapulong mga kinatawan? At sa tagapagpaganap naman, syempre ang ating pangulo, pangalawang pangulo, gabinete, mga kalihim ng ahensya, kung nilagay niyo Pangulong Rodrigo Roa Duterte, tama. Pangalawang Pangulo, Lenny Robredo, tama rin po.
Sa tagapaghukom naman na sangay, nandyan po ang Korte Suprema, mababang hukuman. Nakuha mo ba lahat? Kung ganun, magaling ka dahil nasagot mo ang lahat ng mga tanong. So, subukin natin ang inyong kaalaman ngayon. Iguhit ang thumbs up icon kung ang mga sumusunod na gawain ay tamang ginagawa at thumbs down icon naman kung hindi. Muli, bibigyan ko kayo ng 5 segundo sa bawat bilang para sagutin ang mga ito. Number 1, ang sangay ng ehekutibo ay kinabibilangan ng tagapaghukom. Ang sagot ay hindi. Number 2, ang mga sangay ng pamahalaan ay magkakaugnay. Ang tamang sagot ay thumbs up. Number 3, pinamumunuan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang sangay ng hudikatura. Ang tamang sagot ay hindi o thumbs down dahil si Alexander Gismondo sa hudikatura, tagapagpaganap o ehekutibo, namumuno si Pangulong Duterte. Number 4, ang pamahalaan ng Pilipinas ay siya rin tinatawag na pambansang Pilipinas. Ano ang sagot? Ang tamang sagot ay thumbs up. Number 5, ang tatlong sangay ng Pilipinas ay ang tagapagbatas, tagapagbaganap, at tagapaghukom. Ang tamang sagot ay thumbs up. Nakuha mo ba lahat? Kung ganoon, marami kang natutunan sa araw na ito. Para sa inyong karagdagang gawain, subukan nating sagutin ang mga sumusunod. Muli, bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sagutin ito. Alin ang katangian ng ating pamahalaan? Lagyan ng check ang mga ito. Number 1, ito ang isang presidensyal. Number 2, ito ay may tatlong sangay. Number 3, tumutugon ito sa karapatang pantao. Number 4, naglalaan ng malaking budget para sa pinuno ng bansa. Number 5, ito ang namumuno sa pagpapatupad ng mga programa para sa nasasakupan. Okay, nasagot mo ba lahat, mga bata? Ngayon, tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Alin ang katangian ng ating pamahalaan? Una, ito ay isang presidensyal dahil ito ay pinamumunuan ng isang pangulo. Pangalawa, ito ay may tatlong sangay, gaya ng tagapagbatas, tagapagpaganap at tagapaghukom. Pangatlo, tumutugon ito sa karapatang pantao. Panglima, ito ang namumuno sa pagpapatupad ng mga programa para sa nasasakupan. At ang hindi ay naglalaan ng malaking budget para sa pinuno. Hindi po, ang malaking budget ay para sa mamamayan. Sa wakas, natapos na rin ang ating aralin. Nakasabay ka ba sa ating talakayan kanina? Kung hindi, maaari mong balikan ang video ito para muli mong pag-aralan. Kung oo ang iyong sagot, binabati kita dahil natapos mo lahat ang mga gawain sa module na ito. Muli, ito si Teacher Edilyn T. Cansino na nagsasabing walang iwanan sa araling palipunan para gumaan ang pakiramdam.
Maraming salamat. Muchas gracias. Thank you. Maraming salamat. Viva Shalom. Mabuhay po kayo. You learn so much from me. We'll share them when we go. Viva Shalom. Mabuhay po kayo. La 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 la. Hanggang sa muli, mga bata. Paalam. Good day, Philippines. Hello, Region 1. Aloha, San Carlinian learners. Airing live from the Mangu Bumbu capital of the Philippines, San Carlos City. You're tuning in to CCN Broadcast Center, a virtual home of every SDO-SEC learner, where passion is the key, learning paves the way. With our division mantra, developing creativity, maximizing versatility. This is your CCN Broadcast Center. CCN Broadcast Center, a virtual home of every SDO-SEC learner.